Isang masayang araw po. Ayan po, nakapagbalikbayan na ang ating mga inahin kasama ang kanilang biik. Sama po si Junior Bar. Andiyan rin po si Mulput. Dito na po uli sila sa kanilang original na first breeding pen. Ayan po ang kanilang sitwasyon ngayon dito. Ayan. Ito pong mga dating winning pen. Nung nag-aalaga pa ng puti, itinaas. Hindi pa lang po maayos lahat ang yero. Mag-iipon-ipon po kami ng mga yero pang pwedeng ipangpatong para po marami silang masisilungan. Ayan po ang ating mga inahin. Kasama si Mulefoot. Kaunting pag-aayos lang po at magiging maganda na ang pwesto nila dito. Itong unahan po, medyo hinukaya nila. Nagkaroon na tayo ng putik. Pero at least po, hindi lalalim yung putik na yan. Wala na pong ipot na nakaipon dito sa ating first breeding pen. Kaya po, litaw na litaw ang lupa. Kahit napakalakas daw po ng ulan dito kahapon. So yan po, ang ating mga bii. Malapit nang magtrabaho at magwalay dito. Ito pa po sa kabila ang iba. Yun po labas ng bakod na yon. Siya pong tinamnan natin ang napier. So ayan po ang ating first breeding pen. Ikot pa po tayo sa iba nating mga alaga. Ito po ang ating mga palaking panlitsyon. Maluwag na maluwag ang kanilang kulungan. Yan po, ilan na lang ang natitira. Kaya stop muna tayo ng deliver kay ka-farmer. Sa Friday po, siguro magta-try uli kami. Kung may pwedeng makuha pan-deliver na 25 to 30 kilos at pagkatapos po nun, habang nanguhuli, mas madali pong i-assess yung iba pang matitira kung kailan aabot yung kanilang 25 to 30 kilos para sa next delivery. So tatawagan ko po si ka-farmer, sabihin ko isang deliver muna. Ito naman po yung ating ginamit na temporary first breeding pen. Dito po ang kanilang naging relocation site. Yan, wala na po ang ating mga bakwit. Bumalik na sa kanilang bahay. So malinis na po ito. Walang baboy. Lilinisan naman po namin para yung mga sukal-sukal na naiwan. Itatabi na po para po paghahanda sa pagwawalay natin. Marami po tayong area na magagamit. Dito na po tayo sa ating large breeding pen. Ayan po, may dalawang inahin dito sa may unahan. Napapanganak po nun, medyo galit. Ayan po ang ating senior boy dito, si Bertib. Ito pong iba, nanginginain ng damo. Ayan po, dahil no selection tayo nung araw, mapapansin nyo po, magkakaiba ang hugis ng katawan ng ating mga alaga. Meron pong laglag na laglag ang tiyan, laglag din ang likod, meron naman pong medyo tuwid ang likod. Kaya po, starting next year, pipili po tayo ng ating mga gagawing inahin. Meron po tayong gagawing mga pang-upgrade na line. Tapos yun pong kaya po kumukuha ko ng dalawang unrelated na boar na Quezon Black. Kasi po ang Quezon Black isa daw sa pinaka fast growing at ano rin po malaki na native na available dito sa atin. So pag may dalawa po akong native boar, pwede kong pagpalitin ang pakasta sa kanilang mga anak. Unrelated pa rin po yun. Para po makapag-develop tayo ng sarili nating line ng native. Tapos po,
si B-Boy, si Tokwa, si Totoy, at si Pumba, diretso pa rin po ang gamit natin para po may lalabas naman tayong upgraded line para po sa mga gustong mag-alaga ng fast-growing pigs na masarap na pa rin pong panlitson dahil may lahi pa rin pong native, so makapal po ang balat, masarap po ang magiging lutong. Yan po, malakas daw ang ulang kagabi, kaya ang ating wading pool, ini-ignore na naman at nandito po sila sa mudbath, maraming tubig. Ang ating mga hippopotamus, nasa mudbath uli. Ito po yung mama pig na umanak dito sa dulo ng ating painuman. Yan po, lima ang bilang kong biik. Agitated po, iwan na natin. Tatlo lang po ang umanak dito. Ito pong dalawa ang nauna. Tapos dun sa may unahan po, may isa pa rin. Oh, kailangan pong mailipat ang ating pakainan at masyado nang nagpuputik. Pinaglagian na po nila. So, dalawang araw po kasi ang akong hindi nakaikot. At sinamahan ko po sa pasyal ang ate ko sa Pangasinan. Yan po ang ilalim ng ating balete. As usual, maraming mga biik. Ito po yung isang inahin, nagpapadede, hindi ko na po masyadong lalapitan. Yung umanak naman po sa likod ng ating piggy pool. Yan po, tuloy natin ang ikot. Dito po sa silungan, marami rin ang malalaki ng biik. Ayun po uli sila. Takbo ng takbo. Takbuhan na naman. Yun. Di po magtatagal, ganyan na rin ang ating makukunan sa ating third breeding pen or B-Boy's Paradise. Wala pa pong balita kay B-Boy kung nagiging aktibo na siya. Ito po, very heavily pregnant. Yun po, umanak sa labas. Ayun ang kanyang biik. Malalaki na rin po. Dalawa po yung inahin nating nasa labas. Hindi pa na itataboy pabalik. At ito po yung huling umanak. Na ipakita ko na ng minsan ito. Ito po siya. Bilog na po ang kanyang mga biik. Pito, maliit po yung isa. Pero bilog naman po ang katawan kahit na maliit siya. So yan po ang ating ikot sa ating large breeding pen. Pasyalan na po natin si B-Boy at ang tatlong makulit. Dito na po tayo sa B-Boy's Paradise, ang ating third breeding pen. Ayan po si B-Boy. Masdan nyo pong maigi, madalang mangyayari yan. Inabutan po natin ng nakatayo. Na, boy? Boy, gusto mo dyan sa putik?
O kung sabi ng higa ka na, kararating ko lang. Aboy! Ayan po si Boy B-Boy. Nakatayo. Paikot-ikot. Tignan po natin kung maglalakad na susunod. Pasok lang po ako. Boy? Ikot tayo, Boy. Ang sad news po dito, malakas ang ulan. May umanak daw kahapon siya mang anak, ang nadaganan. Nagsiksikan daw po ang tatlong inahin sa may silungan. Hindi ko po alam kung aling inahin yon. So, nalagasan po tayo ng 60%. Tulad ng nasabi ko po, learning process itong pag-aalaga akong style na to. Dahil dati po, completely gala sila. Mahirap i-monitor. Kaya po nagkukulong tayo. Hindi ko pa po alam kung gaano kalaki ang mga kailangan kong gawing silungan na ganyan para po ilang square meter ang kailangan natin bawat inahin para po hindi sila magsiksikan. So as I go along po, i-share ko sa inyo ang ating mga kailangan gawin para po sa susunod mas maging productive tayo sa ating pag-aalaga. So ayan po, ito po yung silungan sa likod. Yan po si Big Girl na mas marami ang batik. Iisa lang po ang itim niyang anak. Malapit na po silang maglabo-labo. At lumalakas na po ang mga biik. Lumiliksi na. Bibilis na rin po ang kanilang pagtakbo niyan. So ayan po ang ating mga inahin at biik. Dito sa B-Boy's Paradise, ang ating pong third breeding pen. Yan po, hindi pa naanak. Apat na lang po yata ang hinihintay nating umanak sa mga ito. Yan po. Kasamang tumatakbo ang mga inahin. Hindi pa po sanay sa atin ang mga inahin na to. Ito po, malamang anak na, hindi na po siya masyadong active. Ang paggagawa ko po dito para hindi magkaipitan, yung mga mukhang anak na uli, palalabas ko na rin lang muna. Maluwag na pa po yung ating galaan para po ma-prevent natin na mamatayan po uli tayo ng maramihan sa ating mga biik. Ayan pa po ang ating mga alaga dito po sa ating B-Boy's Paradise, ang ating large breeding pen. Ayan po ang ating mga mama pig with their sucklings. Boy, humiga ka na nga. Ha, boy? Boy B-Boy? Halika, Boy B-Boy? Baby boy, buntot na lang po ang nagalaw. Ito po, iba pa nating inahin. Kasama po ang kanilang mga biik. Dito po sa unahan yan, katabi po ng ating painuman. Boy, liga boy. B-boy. Boy, B-boy. Boy, liga boy. Boy, B-Boy. Eh? Boy? Boy, B-Boy. Ayaw na pong kumilos. Pagod na daw siya. Subukan po natin tawagin ang tatlong makulit. Kita ko na po si Totoy dito sa may bakod. Si Tokwa at si Pumba ang ating tatawagan. Tokwa? Pumba? Tokwa? Pumba! Ayan po si Totoy. Tokwa! Tokwa! Tokwa!
Nanliligaw po yata dun sa kabilang bakod si Tokwa. No reaction. Tokwa? Totoy? 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 Si Totoy po, bising ng bubuldozer. Si Tokwa, hindi po nasagot. Tokwa? 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 Busy pong nanliligaw, hindi tayo pinapansin. Bukas ko na lang po kayo bibigyan ng update sa ating mga tatlong makulit. Dito ko na lang po tatapusin sa B-Boy's Paradise ang ating video for today. Update ko rin po kayo sa susunod kung ilan ang ating mga biik na natitira dito po sa ating B-Boy's Paradise. Maraming salamat po sa inyong pagsama. Please share, like, and subscribe.